Eu não. For the last pick. É, Tana, sempre last pick para sa ating AP Esports. Ayun. Kaja at... Oy, Minchitar! Minchitar! Minchitar tangkata to Yaku or Minchitar. Oh, Flynn, napakasakit nito. Panghundra sa Benedetta. At eto na nga ang ating laro. Game number 2. 3, 2, 1. Let's go! Din laban ng AP Esports versus Amin Esports. Game number 2. Tignan natin makabawi ba dito ang AP Esports. At syempre, para lalo kayo nag-enjoy, lag daw, post tayo para ata sa side ng AP Esports. Iyon. Blue Team. Anong nangyayin ng post dito? Syempre. Iyon. Tignan natin. Iyon. Yes, sir. Noxious. Gagamit ng Brody dito. LP Sync para sa Rafael Aulet. Cadenza with a Johead. Doon at naman with Kaja at Yureshi naman gagamit ng Benedetta. At para naman sa ating Amihan Esports, syempre iba ding para sa kanyang Farsa, Perks para sa kanyang Minsital, Outplayed para sa Lunok, Benogo, para sa kanyang Ling and Melty, para sa kanyang Glue. At eto na nga, nako. Yan natin ang laro ng ating mga tropa ngayon. Tingnan natin dito, AP Esports versus Amihan. Tingnan natin ngayon ang kasagutan ng mga tropa dito kung paano mangyayari. And that is a Minsitar para sa ating mga dito. At eto na ang ating mga tropa dito, Ejector. At yon outplay delikado nga dito, alapato siya. Pero atras dito si Cadenza. At eto, nako. Pero yan, sa gitna naman dito, LP Zoic, nabugan lang. Oy, technical. Yun, oh. Papaela. Papaela si LP Zoic. Yun. At ang Johead, ang favorite ni Kadeka. Yun. At ito, bago-bago. Bago yan. Ang ating Kaja. First Blood. Donut. Oresh. Benedetta. Benedetta. Ayaw. Huling-huli mo. Makakarot, makalala. Aba, siyempre, inaanak. Siyempre, walang problema ito. Iba ding gagamit ng Farsa. Perks naman para sa kanya Minchitar dito. Outplay gagamit ng ating Lunox at Pinogo. Para sa kanya ding. At Milky naman gagamit ng Glue. Anong nangyayari, Yaku? Dali. 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 Siyempre. Oo, ikaw yun. Dahil ko ninyo dali. Pero yun, Noxious patay dito. Tuto na ang ating score. Sino ba lamang sa gold, Yaku? Ang ating yan. Yun! Hoy, ang laki naman! 4K ay, ano? Agad! Ah, 400 lang. 400 lang pa lang. Lensya na kayo, medyo naiiya pa siya kasi... Oo. Oh, ah. Naiiya ko sa ano, sa likod ng kato. Oh. Tapit mo naman konti yung mic mo para naagaan yung mga viewers natin. Ay, eh. Nayari na ako. Hoy! Ayan o, oh, sino? Caster ngayon. Oh. Ayan o. Oh. Eto na ang ating turtle. Yaku, sino kaya unang kukuha nito? Yaku, tingin ko. Nag-geto ni Bola na nga. Red team hero has been slain. Naku, dali kay Donut talaga yan. At eto, tingnan natin yung turtle natin. Kung sino mga ako. Ikaw na din. Alis na siya ng Marshall John Paul. Walang yan. Si Marshall, ano? Ay, Marshall Tuloy. Si Yaku, John Paul, si Rami yun ang ating naging caster. Muntik na ako mawala ng trabaho. Walang iya. Inaanak ko yun, ha? Oo, oh, inaanak mo. Oo, kaya malupit din. Diba pa? At eto na, nako. 100 seconds away, Yaku Jeff, para sa ating turtle dito. Yes. Ang lupit. Kanina mo naman, nasaksiyan mo yung inaanak ko. Manang-mana sa akin sa ingay. Oo, diba? Maingay Yaku, ha? Diba? Ang lakas ng boses. Oo. Di ba?
Ayan na, 3-2 ang ating score. Yako, Jeff, dito at yes, mga APE Sports so far. Pero ang ating ginto, 100 lang ang kalamangan ng APE Sports sa ngayon. At Minsitar. At ayun, nako. Tignan natin dito. Pero ang ating tropa na si Vinogo with the sling again. Na yes, napakasakit magling. I don't know what to do. Hindi pa binanito ng APE Sports to. Eto si Vinogo. Continuous farming ginagawa niya. Together ng ating mga tropa ng Mayan Esports para lang makadikit sa gold. And I think we will just wait for another turtle here to get another collision. Yako. Pero Yako, syempre, Johit na ni Cadenza yan. At mukhang eto, may hihilain ba si Paring Donut? Nakawala. Pero nakawala nga doon si Paring Impading. Here we go sa ating bot lane naman, si Paring Milkty. Syempre, nagkipagkulitan kay Paring Ureshi, unstoppable force, pero wala may ejector doon. Si Paring Cadenza. At eto, 4 Nako. Minutes and 55 seconds sa ating laro. Siyempre, wala pa sa 1,000 ang kalamangan dito ng ating Amihan Esports. Yeah, yun. Tama ka dyan, Yako. Tignan natin ngayon ang mga kasagutan ng APE Esports kasi they are on the verge right now to fall down on the lower bracket. Pagkipasan na ng kabawi dito, medyo pa naman ang skin na nga. Ito na nga ang ating Kings calling dito. Tempest of Blades, ginamit na nga dito para kay Perks. Noxious will fall down. At grabe naman yon, walang galawan. Di ka makapag-dash sa loob ng tropa ni Minsitar, Yako. Yes, at ito nga, tignan natin parang Vinogo, papasukin ba sila parang Cadenza, pero uunahin na lang niya ang ating second certain. Sabay at ayun nga, grabe talaga yung Kaja. Ay, no, double kill pa nga para sa ating Donut dito. Grabe naman yung latigo ni Donut dito. At tignan natin ngayon kung mapupush nila, Yako. Ayun nga, tignan natin. Eto. And there we have it. Mukhang secured na to para sa ating APE Sports. Ang Tier 1 tower doon sa ating top lane. Ayun na nga. Ito, Ureshi on the mid lane. We'll just clear out the minion waves here at making sure na hindi nga makaka-abante at makaka-forma o makakabawas man lang sa kanilang tori dito sa gitna, Yako. Yes, at ito nga, ano, hindi pa rin na lumalamang pantayan pa rin sa ating goal difference ang ating both teams. Nako. Grabe talaga yung minapakita dito. Ito na nga. Oy! Thank you so much, Eileen Lee Capit Hoya sa 35 stars. Thank you so much and happy viewing sa'yo. At syempre, enjoy mo yung laban na to. Thank you so much again. And good evening sa'yo. Ito na ang ating mga tropa. Nako, Feather Airstrike, ginamit na nga rin dito. Donut there. Pero si Donketty Perks ay wala siyang makukuha. And si Perks XC dito, grabe. Tignan natin ngayon ang mga posisyon ng mga tropahan natin. Kung anong mangyayari. Because 60 seconds away, our turtle is about to respawn. And Ureshi on the other side, medyo nahihirapan sa ating tropa si Milkty, Yako. Oo, tama ka dyan, Yako. Pero 1-0 na nga tayo sa ating tore. Lamang ang ating AP Esports. Nako. Eto, nako. Mukhang magkakaroon tayo ng collision dito, Yako. Cadenza and El Piso is here. Let's see, anong mangyayari. Ayun. Akala ko may ibang nangyari. Demon Hunter. Unstoppable force, Yako! Ejector throw dito. Ito na. Nahatak pa nga ni Paring Donut. Vinogo dito. Pumasok with the Tempest of Blade. Dali na naman si Paring Noxious. Grabe. Grabe talaga mag-link si Vinogo. When Amini Esports have the link, they have the higher percentage here to win this game or this series against the opposing team. Tignan naman natin ngayon ang sagot ng AP Esports dyan. Usually kasi, pumapasok si Ling kapag nakagamit na ni Donut dito yung kanyang lambat, Yako. Oo. Para hindi na siya makakuha. Nako, delikado ang ating AP Esports dito dahil nangangamoy 2-0. Pero hindi, patapos ang laban. Oo. And Feather Airstrike na po! Oh, grabe ang ating force na doon. Pero grabe. Ito, tignan na natin 7-6 sa ating kill totals. 8 minutes in the ballgame at kumukuha muna ng ating Little Wanderer si Paring Vinogo. Pero ito, Paring Ureshi, nahabol na dito. Pero hindi masusundot sa puwet ni Paring Minsitar. Tama ka dyan, Yako. Ito talaga ang help ni Minsitar dito. All the heroes that have a dash, flicker, or anyone who can move in or dash in, dash out. Eh, kontra-kontra ng ating tropang si Minsitar dito sa kanyang king scoring dito. At talagang hindi ka makagalaw sa loob. Commute ka talaga, lakad ka. Ito, inuntog, ejector para di matuloy yung paghampas ng shield niya. Sabay atras dito si Cadenza at mga sisimulan pa rin ng Amihan Esports ang ating turtle dito, Yako. Yes, at ito na nga, tignan natin, may contest pa na manggagaling sa ating AP Esports ejector. Ginamit na nga, pero nag-araw-araw gaming dito. Pero ito, nahila na naman at si papasok Donut.
Benogo, Tempest of Blade. Tingnan natin, pero wala siya madadali doon. Kaya nga, kita mo Yaku, si Benogo, sakto-sakto yung pasok niya. After nagamitin talaga yung lambat nga ni Don at Tito, saka talaga siya papasok with the Tempest of Blade's combo, making sure that all the resources of PBE Esports ay nagamit na bago siya makadali ng mga tropa. Tama ka dyan, Yaku, pero eto na nga, secured na ang ating last turtle para sa ating PBE Esports. Tama ka dyan, Yaku, and let's see right now what's going to be the next plan here of APE Sports kasi yun nga yung ginagawang counterplay sa kanila ng ating Benogo dito. Tingnan natin kung mag-a-adjust sila. Will they do a fake lambat dito o talagang isi-save nila to para sa Link o talagang makikipagsugal na sila basta may mapatay sila. Oo, at ito basag ang middle lane ng ating APE Sports at nakabawi nga kagad doon sparring Reshi. Pero ito split-split ginawa na nga. Titingnan natin pero natungtungan nga doon sparring Reshi. Pero na-cancel, ito na. Bang! Bang! Pero parang Farsa nandito na with the feather airstrike. Pero dali doon sparring Blue. Ito na parang Cadenza. Tuloy-tuloy ang aggression. Pero mapapa-atras ang ating APE Sports at pero ito, naka-conceal ha. Ito na ang ating King's Calling. Pero na siya bago niya magamit yung anyang skill. Ejector dito, labas ka sa iyong posisyon. Pero buhay pa rin. Kadensa, nahuli, nasumpit. Saan ka pupunta? Pero flicker out. Post dito ang ating tropa na APE Sports. Pero may aggression pa dito. Nako po, hindi tayo makakapag-post Yaku. Dahil ito na. Uy, lambat ulit. Pero Tempest of Blades. Nailagay pala na Tempest of Blades yun, Yaku. Nako, dahil nga dyan sa parang Benogo. And we can have that. Boss! Boss tayo para sa Blue Side AP. Yakuron, kaluguranda ka. Awo, ika rin, kaluguranda ka, Janray. Kaluguranda ka. Awo, Janray, kaluguranda ka rin. Kaluguran sobra-sobra. Kasarada rin mata, pantunanda ka. Lawenda kang gaking mateko. Oni kang lulugod ka po. Lawenda ka, ojo, hanggang ating kapang. Tao! Nako, napakanta pa ating mga tropa. Pero tignan natin dito ngayon ang ating APE Sports at Tamiyan Esports. 12-7 ang ating score sa kasalukuyan. Pero 1,000 lang ang lamang ng APE Sports. Ang dali mo, Yaku. At ito na nga, kumukuha na nga ng ating Orange Pump at nanakaw pa nga ni paring Noxious. Tignan na natin, 12-7 sa ating kill totals. Siyempre, 11 minutes and 30 seconds sa ating laro. Here we go sa ating middle lane. Sama-sama gaming pinapakita dito ng ating APE Sports. Tama ka dyan, Yaku. Tingnan natin yun. Pero apat na miyembro ng ating APE Sports. Nakaabang na forma. Kumalawit dito. Conceal silang apat dito at mukhang pipigyan dito ang ating tropa. Pero nako, nagkalituhan sila. Nandun, sa kabila. Oy, sa kabila. Dito. Huwag dyan. Dito kayo. Magkita kayo. Magkita-kita kayo. Nako. Eto na, nako po. Dahali ka. Nagpakita ka na. Ito na, Yaku. Pinasok na nga doon sa taas ating Milty. Patay si Milty at nabigyan nga siya doon with the burst damage. Pero sabay atras dito. Pero si Noxious hindi pa rin siya umaatras. He is so aggressive in every game talaga, Yaku. Oo, yun ang maganda naman. May aggression. Pero ito, wala nga ma-ejector doon sa paring Cadenza. Tama. Ako. Pero ito, sinisimulan na ang ating level 2 Lord. Level 2 Lord, syempre. Here we go. Sakit. Ang sakit, Yaku. Galos kalahati agad ng damage dito. And Benogo, just checking here. Oh, yun na! Ang sakto! Galing. Ang galing, Yaku! Ang ganda nung ginawa ni Cadenza though with unstoppable force, making sure that he will evade or zone out Benogo here from trying to steal the Lord from APE Sports, Yaku. At ito na, tignan natin. Orange buff na naman ng Amihan. Ang pinagkadiskitahan nga dito ng ating APE Sports. Tama ka dyan, Yaku. Pero yung red buff or orange buff natin nakuha ni Parsa, Yaku. Oo, si Parsa Imbading pa rin. Pero ito, syempre, parang yung Reshi nandito nga sa gilid ng ating Amihan Esports. Tignan natin anong gagawin niya dito. Pero ito na ang ating level 2 Lord. Sa ating bottom lane, tignan na natin ano mangyayari dito. Tama ka dyan. They will just focus right now on the second level turrets dito para sa side ng Amiyan Esports. And parang hindi pa naman nila kaya talagang pasukin itong third turret na ako. Kasi sa depensa nitong Amiyan Esports, especially with that feather airstrike, napakasakit. At eto na nga, Yureshi on the backline. Masyado ata na sobrahan. Asim, Yaku! At nahila pa nga doon ang ating Cadenza and he will fall down. Nabigyan. At eto si Milky nagahabol pero nabigyan din siya. But still, that is a good trade for the side of Amiyan Esports. Picking off two members
of AP Esports and defending their turret, pero nabasagan ng bottom naman ang Amian Esports, Yaku. Ayun na nga, Yaku. Dali nga doon ang ating AP Esports. Pero parang Noxious kumukuha muna na kanyang orange buff at sisimulan na. Pero eto na, tignan natin. Papasok ba ang ating Amian Esports? Eto na, parang Perks. Nakita nga doon. At na-visionize nga ng ating AP Esports. Naku, pero wala muna kaganapan. Ito, item check time, mga Tams, para sa ating Brody dito, si Noxious. Meron siya Tough Boots, Malefic Roar, Athena Shield, and this Battle Blade of Despair. And I think it's going for immortality after that. So, yung mga tropa natin, abangan natin anong magiging aksyon dahil mag-aantay na naman tayo ata ng isa pang Lord bago magkaroon ng matinding kompetisyon, Yaku. Iyon. At ito, syempre, sa ating gold different, syempre, lamang dito ang ating AP Esports. Lalo na sa ating Killzone Rolls. Pero sa Tore, lamang na lamang, sobrang lamang, syempre, with a 7-2 tower lead para yun sa ating AP Esports. Tama ka dyan, Yaku. Pero may comeback potential tong Amian Esports with their lineup, especially kapag itong si Perks X, inapakasakitan na damage ng mga alaga niya, Yaku, or yung mga kawal niya. Oo. Nako, pag kayo nakulong lahat dito together with a combo of Tempest of Blades and Feather Airstrike, ubos, tapos ang ML, Yaku. Tapos ang ML. Tapos ang ML talaga dyan. Pero ito na nga, tignan na natin ano mangyayari dahil kinukuha at ninanakaw na naman ng ating AP Esports sa mga buffs ng ating Amian Esports. Ayun, and less than 70 seconds away para sa ating susunod na Lord, and that is a level 3 Lord for this game. And let's see, mukhang pareho talaga nag-iingat kasi di sila pwedeng masyadong magani yung bang mag-overextend sa kanilang mapa kasi once na mangyari yon, for sure, may mapipick up dito or magkakaduguan talaga, Yaku. Tama ka, Yaku. At ito na nga, syempre, sama-sama gaming pinapakita dito ng ating Amian Esports habang ang ating AP Esports, syempre, may segue at ang inaalagaan. Oh. Si Paring Gureshi, eto, pumasok siya. Delikado ka dyan dahil nandyan ang mga tropa ng ating Amian Esports. Eto, mahirap, Yaku. Pag eto nasungkit at nakalawit nga itong si Petiteta ni Yureshi, ng ating tropa si Perks X, ginamitan na ganito ng King's Calling or yung pagtatawag ng mga kawal nga dito, eh, talagang commute ang gagawin niya at pwede siya ma-burst down sa ating mga tropa ng Amian Esports. So, he is going to be, or he needs to be, more careful sa mga kilos niya, Yaku, kasi talagang di mo masabi pag binigla ka ng ating Amian Esports, Yaku. And here we go, syempre, sama-sama gaming, pinakita na rin dito ng ating AP Esports, pero ito, naka-conceal, tignan natin! Tempest of Blades, ang ginami, pero 2 months na nangyari doon. Palaya ka ng ating robot si Ibadig. Sino makuha ito na King's Calling? Ginamit na nga rin dito. Nakopulado, El Pizon, Delicado, he will fall down the hands of Vinogo. Naghahabol pa sila dito. Melty on the other side. Yureshi still alive. Kadensa, humahabol. Ejector, patay ata dito. Si Outplay, talagang outplayed siya. Outnumbered pa sila. Humahabol yung mga tropa. And there you go, ata yung mga kidlat natin. Ubus ata sila. Nakupo! And the only one, Vinogo, is the only one alive. Kaya pa bang depensahan ng ating Amian Esports? Is this a GG push? Power para sa ating AP Esports. Tempest of Blades, patay. And there you go. AP Esports will take game number 2. Pushing.